Welcome sa Invested. So today, pag-uusapan natin yung recent insider transaction ng house. So kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Ito ay pinublish noong January 12. Dito naglalaman, CFO and director recently bought 57 million worth of stock. So noong January 11, si Ma'am Roan Ventura Torregosa ay bumili ng around 5 million shares on market sa approximately price na 11.47 pesos per share. Sa loob naman ng tatlong buwan, there was an even bigger purchase from another insider worth 58 million pesos. Sa loob naman ng isang taon, ito yung kauna-unahang pagbili ni Ma'am Roan Ventura Torregosa sa company. Sa loob naman ng isang taon, ito yung insider transactions ng kumpanya. Mapapansin natin dito na tatlo lang yung insider transaction. So, pinakauna ay noong December 16 and yung pinaka-latest ay itong January 11 lang. Ito ang insider trading volume ng kumpanya. Napapansin natin dito yung total na binili ng mga insiders ay nasa 172.4 million pesos na. So ngayon nahanap tayo ng mga news na pwede nating magamit para matignan kung ano nga ba yung mga rason kung bakit bumili yung mga insiders ng company dito. Ito yung unang news na nahanap ko. Ito ay pinublish noong December 9, 2021. So dito naglalaman, House provides potential sales guidance for the year 2021. So dito sinasabi na ang kumpanya daw ay nasa on track to hit the potential sales of 20 billion pesos in 2021. So, ito ang revenue history ng company no over the past 10 years. So, mapapansin natin dito na every year nag-grow yung kanilang revenue. So, that's a very good and positive sign. However, noong 2020 lang, bumaba ng bahagya yung kanilang revenue. Now, assuming na totoo na may hit ng kumpanya yung 20 billion pesos na revenue nila, then ito na yung pinakamalaking revenue ng kumpanya over the past 10 years. Kasabay ng pagtaas ng revenue ng kumpanya, tumataas din yung kanilang net income. Now, the real question is, justifiable ba yung 20 billion ng company ngayon? So, aalamin natin siya at hihimay-himayin natin siya in a quarterly basis. So, nandito tayo sa Reuters.com para matignan yung kanilang quarterly revenue. So, yung kanilang first quarter of 2020 ay nasa 4.47 billion pesos. And in second quarter ay nasa 5.53 billion pesos. And in third quarter ay nasa 5.33 billion pesos. Okay, so guys, kung ipagpa-plus natin ito, so yung kanilang revenue sa tatlong quarter ay nasa 15.35 billion pesos na. So ngayon, ang kulang na lang ng company. So ang kailangan na lang i-produce ng kumpanya para ma-hit yung 20 billion na revenue ay nasa 4.64 or 4.65 billion pesos na lang. Over the years, ito naman ang return ng kumpanya. So sa loob ng isang taon, nag-return ng kumpanya ng 50.3%. Sa loob naman ng tatlong taon, nag-return ng kumpanya ng 36%. At sa loob ng limang taon, nag-return ng kumpanya ng 62.1%. So i-compare natin siya guys sa industries and market, napapansin natin dito na ito na laging nabibit ng kumpanya yung kanyang industries na kinabibilangan at ang ating merkado. Ngayon kung isasama natin guys yung dividend naman ng kumpanya na binibigay, yung total return ng kumpanya in 1 year ay nasa 53.2%. In 3 years ay nasa 38.6%. And in 5 years ay nasa 87.7%. So ngayon, ang tanong is justifiable ba or kaya ba nilang maabot yung 4.65 billion pesos? So kayo guys, ano sa tingin nyo? Kung tatanungin nyo ako, para sa akin, yes, kaya nilang maabot yan, ay nasa 5 billion na yung revenue ng kumpanya over the past 2 quarters. Kaya for me, kaya nilang maabot yung 20 billion na revenue ng kumpanya. Okay, so hanggang dito na lang muna yung review natin sa insider transaction ng house. So this is Pesci Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesci Warrior na nagpapaalalang,
invest wisely. See you on the other side.